Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na isinusulong ng pamahalaan ang pagiging disaster resilience ng bansa. Kaugnay niyan, kinilala ng Pangulo ang ambag ng DOST sa pagkamit nito sa pamagitan na rin ng mga makabagong teknolohiya. Si Alan Francisco sa detalye. Rise and shine, Alan. Matapos pangunahan kahapon, ang pagunita sa 10th year commemoration anniversary ng panalasa ng Bagyong Yolanda, diretso si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Handa Pilipinas event ng DOST sa Tacloban din. Sa event na ito ay nakadisplay ang iba't ibang imbensyon o mga kagamitan na maaring magamit bago, tuwing at pagkatapos tumama ang kalamidad. Bahagi ito ng hakbang ng administrasyon para ipakita ang mga pagisikap ng gobyerno kaugnay ng disaster risk reduction and management o yung pagtugon sa epekto ng kalamidad. Sinabi ni President Marcos na ang naging panalasa ng Super Typhoon Yolanda 10 taon na nakalilipas ay paalala sa tindi ng kapangyarihan ng kalikasan at ang pagiging vulnerable ng Pilipinas dito. Tiwala si Pangulong Marcos ng mga imbensyon at iba pang mga produkto na naririto sa Handa Pilipinas event ng DOST ay makatutulong sa mga relief at rescue operations. Binibigyang diin din nito ang kahalagahan ng disaster risk reduction and management. More importantly, it underscores the importance of disaster risk reduction and management in the Philippines. The Filipino spirit is incredible. It has been demonstrated during and in the aftermath of Yolanda and of COVID. Dahil dito, sinabi rin ni President Marcos na ang gobyerno ay patuloy na isusulong ang disaster resilience ng bansa, kasabay ng pagkilala niya sa ambag ng DOST sa bagay na ito, sa tulong ng makabagong teknolohiya. Kasama rin sa napansin ng Pangulo ang emergency food bilang bahagi ng survival kits. I am confident that the technologies featured in this event, such as the mobile command post, the triaging trailer tent, the collapsible toilet bowl, upgraded emergency disinfection system, fire blankets, unsinkable porta boat, and water ambulance amongst others will be of great help during relief and rescue operations. Kaya naman, mahalagaan niya ang pagtutulungan ng mga government agencies, LGU, pribadong sektor at mga komunidad. The world is rapidly changing. It is imperative that our ways and our strategies adapt and improve as well. So my fellow Filipinos, let us remember the lessons of the past. Not with despair, but with the determination to learn and to change for the better. Tiniyak din ng punong ehekutibo na ang kampanyang Bagong Pilipinas ay layong ihanda ang mga Pilipino sa mga pagsubok at sa pagtulong sa isa't isa, hindi lang tuwing may kalamidad, kundi sa araw-araw na pamumuhay. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.